When anxiety attacks. Matthew chapter 6 verse 11 says, "Give us this day our daily bread." Sabi po sa isang kanta, "Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasa. Alalahanin mo sana na mahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man." Nadiskubre po ng mga doktor na ang stress, worry, fear, anxiety ay nagdudulot po ng stomach ulcers, acid reflux, high blood pressures, panic attacks, at iba pang health problems. Sabi ng Bible, "A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones." Proverbs chapter 17, verse 22. Kaya sabi nga po ng isang famous na komedyante, "Laughter is the best medicine." Kaya sabi po ng Bible sa 3 John chapter 1, verse 2, that God wants us to prosper and be in good health, even as our soul prospers. Naniniwala ako na sinisira ng demonyo ang kaisipan ng tao para sumuko. Sumuko na sa buhay. Sumuko na sa buhay na ito. Alam niyo po, yung mga tinamaan ng COVID na nasa ospital, nagpapagaling, meron po silang common denominator. Sila po ay lumalaban para sa pamilya nila at nang makalabas na sila sa hospital. Ang iniisip po nila, gagaling sila. Alam niyo po, tinuruan ako ng Diyos sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa ating paligid. God taught me not to worry. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 34, "Therefore, do not worry about tomorrow." Kasi kapag pinag-alala mo ang iyong sarili sa araw ng bukas, you are trying to live tomorrow today. Ayaw ng Diyos yun actually. So ano ang tinuro sa atin ni Jesus sa panalangin? Ngayon niyo po ah, when Jesus taught us in prayer, sabi niya, "Give us this day our daily bread." Hindi niya po sinabing, "Give us this day our weekly bread. Give us this day our monthly bread." God, give us daily bread. Not weekly bread, not monthly bread. Ibig sabihin, God wants to live today. Not worry tungkol sa kung ano ang mangyayari sa'yo or ano ang gagawin mo sa araw ng bukas. He gives you sufficient grace for today and not tomorrow. Hindi po ako nagtuturo ng katamaran and inactivity dito. By all means, do your homework. By all means, gawin mo yung sa tingin mo ay the best, yung pinaka-the best. Man, don't worry sa kalalabasan. Just trust the one. Just trust Jesus who wants you to give Him all your cares, lahat ng iyong alalahanin. Ipagkatiwala mo sa Diyos, ang sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 7, "And enjoy His peace and life today." Lagi mong tatandaan, kaibigan, na ang Panginoon ay tapat kailanpaman. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na kailanman, Panginoon, ay tapat sa bawat isa po sa amin. Sa bawat oras, Panginoon, lagi ang biyaya mo ay sapat. Salamat sa iyong tinapos na gawa doon sa krus. When you sacrifice yourself for us, for our salvation, namatay ka para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Inilibing ka upang huwag na kami mapahamak at ikaw ay nabuhay na magmuli upang kami nasasampalataya, maniniwala sa bugtong na anak sa kanyang tinapos na gawa ni Jesus. Kami, O Diyos, ay magkakaroon po ng katiyakan ng kaligtasan. Maraming salamat po sa katugunan, Panginoon, ng aming mga panalangin. Siya na marahil meron siyang karamdaman, pinagaling mo sa pangalan ni Jesus. Kung meron man siyang pinagdadaanan problema, ikaw, O Diyos, ang solusyon sa bawat problema. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat kailanpaman sa mga naniniwala at nagtitiwala sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat oras. God bless po.